Hey guys, good morning. Di ko alam kung good ba yung morning guys. Nandito ako ngayon, si MJS Vlogs, para humingi po sa inyo ng tulong guys na sana matulungan ninyo akong ma-share itong video na ito at para makarating po sa kinaruroonan. Ito po ay tungkol sa problema ng kapatid ko guys. Siya po ay nasa Dubai ngayon. Biktima po siya ng illegal recruiter at sa kasamaang palad, salbahi po yung naging amo niya dyan sa Dubai. Sinasaktan siya, tinatadyakan po siya, sinusubsob yung mukha niya sa basahan, hinihilay yung tenga niya, at saka pinagbantaan din po siya putulan ng ulo once na mapatunayan na minumulis siya daw niya yung bata. Kasi itong bata, masyadong malapit sa kapatid ko. Ngayon, itong bata, ipinapasok daw yung kamay doon sa dibdib niya, pero hindi naman daw sa breast talaga niya, sa dibdib, sa ilalim lang ng damit. Nakita ngayon ang amo niya. Ngayon ang sabi ng amo niya, galit na galit yung amo niya, bakit daw ganon ang action ng bata. Siguro, minumulis siya niya yung bata, kaya pinagbantaan siyang putulan daw siya ng ulo. Pag napatunayan na minumulis siya niya yung bata. Ang problema guys, sabi ng kapatid ko, medyo may ibang utak itong amo niya kung ano-anong pinagbabanta sa kanya. At ang sabi daw, ang batas daw nila ay putol daw ng ulo. Wala na daw pong pulis-pulis once na mapatunayan na yung kapatid ko minumulis siya yung bata. For Diyos naman, puro santo, yung kapatid ko may anak na dalawa yun. At saka yung batang 1-year-old na binamantayan niya, parang tinuturing na lang din yung anak yun. Kasi nga, namimiss niya yung mga anak niya. 1-year-old na babae yung binabantayan yung bata. Ang sama guys. Tapos, ang sahod niya guys, magmula nung pumasok siya, mag 1 year siya ngayong April, kalahati lang ang binibigay. Tapos, pag may emergency sa probinsya, pag sinasabi niya, hihingi siya ng sahod niya, hindi siya binibigyan. Kaya yun, humihingi ako ng tulong sa inyo na sana po matulungan nyo ako kung ma-spread out itong video na ito makarating kay Rafi Tulpo. Nag-email na po ako kay Rafi Tulpo. Tapos ang reply sa akin, kailangan daw ng representative na pumunta doon sa TV5 para makausap nila. Ngayon, nung time na yun, yung anak ko kasi nagbakasyon sa US. Ngayon, kararating lang ng anak ko, sana mapuntahan ng anak ko at ma-entertain ni Sir Rafi. Kasi wala na po akong ibang alam na mapuntahan kundi si Sir Rafi lang. Siya lang talaga ang makakatulong kasi wala nga ang agency ito. Kasi itong kapatid ko ang sabi, direct hire daw, direct hire. Pero ang nangyari, pagdating sa Manila, galing sa Bacolod, nagulat siya, marami pala silang na-recruit. Tapos pagdating daw sa Manila, may nag-abot daw ng boarding pass at binriefing daw sila nung nag-recruit sa kanila na sabihin lang sa immigration na magbabakasyon lang sila sa Dubai. Pagdating ng Dubai, pinasok sila doon sa isang agency sa Dubai at doon na sila hinanapan ng amo at saka na sila binigyan ng working visa. Diba guys, bawal yung ginagawa nitong Pinay na to. Itong Pinay na to magbabayad siya sa ginagawa niya. Parang ginawa niya mga baboy yung mga kababayan natin na binibiyahin niya papuntang Dubai at pinagkakitaan niya ngayon. Tapos ngayon nagka-problema, binablock na niya, hindi siya makontak guys. Itong Sai Morita, hindi siya makunta kahit anong tawag ko, hindi naka-block siguro ako dito sa Sai Morita na ito. Humanda ka, yung ginagawa mo sa mga kababayan natin, pinagkakitaan mo, tapos ngayon nagka-problema, hindi mo tutulungan. So ngayon, humanda ka Sai Morita, bawal na bawal yung ginagawa mo. Ginagawa mong tanga yung gobyerno natin na pinapaniwala mo na magtuturis lang yung mga tao doon, yun doon mo pinagkakitaan sa Dubai. So sana po guys, sa lahat po na makapanood nitong video, tutulungan nyo naman po ako na ma-share itong video ito para makarating po ito ng sa mga kinakaukulan kay si Rafi Tulpo o sa iba pang mga establishmento ng gobyerno na makatulong sa problemang ito. Huwag nating hayaan na paduloy itong Pilipinang ito na maghakot ng mga Pinay doon sa Dubai at pagkakitaan niya. Sana po matigil na ito at ma-actionan ito at mahuli itong Sai Morita na ito at itong agency na itong amo na itong salbahin na to na hindi binibigay yung sahod ng kapatid ko. Sana po matulungan niyo ako. Yun po ang aking dalangin. Maraming salamat po. Ito po yung video ng kapatid ko nung after po siya tinadyakan ng amo niyang lalaki. Nandito yung video. Panoorin niyo.